In this lecture, I will discuss about prestressed concrete. So, yung concept ng prestressed is ang ano niya, purpose is to increase the capacity nung ano natin, nung section or nung member. So, kung i-compare natin siya sa ordinary reinforced concrete beam, mas mataas yung nagiging capacity kapag meron tayong in-apply na pre-stress dun sa member natin. So, ano ba yung tinutukoy dito na pre-stressing? Paano ba yun nakaka-apekto? So, sabi dito, pre-stressing applies a pre-compression to the member that reduces or eliminates undesirable tensile stresses that would otherwise be present. So, kasi dito, ang nagiging behavior, diba, ng halimbawa, mayroon tayong simply supported beam. So, kung nari, may distributed load tayo due to dead load and live load. So, ang na-experience, diba, dito nung beam natin is positive moment. So, ayan, ito. Wherein yung nasa midspan yung maximum moment natin. So, anong itsura nung magiging behavior nung beam natin? Diba magka-camber siya ng ganito yung itsura? So, since positive moment, so, ang itsura niya parang naka-smile. So, yung top fiber is makaka-experience ng negative stresses, that is denoted as, yung negative stresses is compression, and then yung positive is tension. So, this is compression due to flexural moment, and tension due to flexural moment also. So, dito, kung mapapansin nyo, di ba, since ang concrete natin is mahina sa tensile forces, hindi niya kayang mag-carry, unlike dun sa compressive strength niya, mas malaki yung capacity niya. So, para ma-compensate yun, kung mag-a-apply tayo ng pre-stressing, so, dun sa beam natin, edi compression yun ano. So, manu-neutralize yung, mababawasan yung tensile forces dito since negative yun, di ba? Negative stress, tapos positive. So, kumbaga, manineutralize niya. So, yun yung purpose ng pre-stressing natin. So, as you have watched on the animated video nung sa pre-stressing, so, meron tayong iba't ibang method ng pre-stressing. So, una doon is yung post-tensioning. And pangalawa is pre-tensioning. So, itong unang dalawa, si A and B, pareho siyang post-tensioning. So, nagkakaiba lang siya dun sa ano niya dito. So, yung sa letter A, this is post-tensioning by jacking against abutment. And then, ito namang sa letter B, this is post-tensioning with jacks reacting against beam. And then, yung sa pangatlo, letter C, we have pre-tensioning with tendon stressed between fixed external anchorages. So, di ba, paano nagkaharon? Bakit dito, di ba, pre-compression yung tinutukoy ditong force? Eh, bakit yung method is tensioning? So, kasi, di ba, initially, binabanat siya. So, intention. So, once na ikat na siya dito, so, wala na yung, di ba, na hinat na yung steel mo. So, pag inalis na to dito, so, ang magiging reaction niya is compression na. So, ganun yung concept nung sa pre-stressing. So, ano ba yung epekto niya? So, let's analyze. So, di ba ito yung behavior nga nung meron tayo dito halimbawa
na simple beam, simple span. So, yung normal behavior nga nung member natin is ganito, yung stress-strain diagram. So, this is negative, so compression, tapos this is positive intention. So, ganyan mag, normally magbe-behave yung beam natin, yung member. So, anong mangyayari naman kung in-applyan na natin ng pre-stressing force? So, let's say, ito si pre-stressing force, nag-a-act siya dun sa centroid ng member natin. So, meaning, pure axial force ito. So, ang ikokos niyang stress dun sa member natin is uniformly stress. Uniform stress siya na compressive. So, yung compressive force na to, this is equal to the pre-stressing force divided by the area. So, tandaan, negative ito. So, dito, nagmamatter na yung sign convention. Tandaan, negative yung compressive stress. Tapos, sa negative yung compression, positive yung tension. So, saan naman manggagaling ito? Itong pangalawang term naman na ito, let's say, ito naman yung stresses na kinukos ni load Q, nung applied load Q natin. So, diba, sabi ko nga dito, yung taas is, katulad lang nung reaction niya dito, yung taas is under compression and then under tension yung ilalim. So, halimbawa, dinesign natin na yung, kung ano yung, halimbawa, yung kasing member natin, yung structure natin, alam na natin yung magiging total load niya. So, let's say, ito na nga yun, computed total load is Q. So, in ang design lang natin is matumbasan lang yung magiging tension force or yung stress sa ilalim, i-equal lang natin yung ikokos na compressive stress ni pre-stressing force. So, ang kinalabasan, pag pinag-add mo itong dalawa, so, yung sa taas, magiging twice yung compression force niya, stress, compressive stress, tas dito sa ilalim, magiging zero na. Kasi, equal nga si positive na force na tension minus FC, that is equal to zero. So, ang nangyari, na ang na-achieve mo is, ang na-achieve mo dito, na gawa mong compression, under compression yung member natin at all section or at all points. So, dito, simula dito, under compression siya pababa. So, maganda din to kasi nga, since yung pinaka-concern din natin dito is si concrete, so, may iwasan natin yung cracking niya. Kasi, di ba, nagka-crack yung concrete natin kung hindi niya kayang i-resist yung applied force, lalo na kung yun ay tension. So, ito yung na-achieve mo by applying a pre-stressing force dun sa centroid ng section natin. So, paano naman kung, let's say, sabi daw, much better daw kasi na i-apply natin yung pre-stressing force at a certain eccentricity. So, sabi dito, in-apply siya at 2H over 3. So, let's say, paano ba yun? Hinati natin sa tatlo yung section. So, this is 1/3, 1/3, 1/3. Tapos, dito mo in-apply sa ilalim ng centroid. Sa ilalim ng centroid nung section natin. So, magkakaroon siya ng eccentricity ngayon. So, ilan ba yung magiging eccentricity? So, para makompute natin yung eccentricity nun, edi 2/3 h minus lang natin ng h over 2.
Kasi yung h over 2 natin is yun yung distance naman nung geometric centroid natin. So, i-LCD lang natin. So, magiging 4h minus 3h. So, h over 6 yung magiging centricity nito. So, dito, ang mangyayari naman, kung makikita ninyo, bakit, diba ito dati lang? Ito yung i-cos nung load natin na 2q. Pero, paano naging ganito naman yung stress diagram na kinukos ni P? So, bakit naging 0 na yung stress sa top, tas 2fc na sa ilalim? So, ang nangyari kasi dito, di ba, ito si P, let's say, itatransfer natin siya dito. Di, nag-a-act na siya dun sa centroid. Pero, anong katumbas nun? Di ba, katulad lang dun sa concept natin ng eccentricity, ina-assume natin siya nag-a-act na sa gitna. And then, may moment din tayo dito na ilalagay. So, yung moment dito is equivalent to P times E. So, ngayon, hindi lang siya nakakaranas ng compression. So, ngayon, may moment na rin. Therefore, magka-camber yung beam natin ng paganito. Adi, under tension and then compression sa ilalim. So, ibig sabihin, ano na yung magiging equation natin? Yung stress na ikinukos nitong load P natin. So, may kinukos siyang uniform compressive stress na negative P over A. So, ito yung axial since ina-assume na natin ulit na sa gitna siya na dumadaan. Pero, may ikukos din siyang flexural stress. So, ang flexural stress nun is MC over I ulit. So, yung M is equivalent to PE. So, magkaiba na to. Magkaiba na yung magiging, hindi na uniform yung stress na ikukos ni pre-stressing force natin sa top and sa bottom. Since, may kontrahan na dito. So, ang unang i-analyze natin dito, let's say, yung sa top. So, yung sa top, diba, ito, uniform compression. Ano? Negative P over A. Pero, sa taas, due to flexural moment, flexural stress, so, magiging na tong PE times C over I. So, yung sign niya is positive. So, and tension. So, kung i-assume natin na yung ikukos niyang tensile stress ay equivalent lang dito, so, magiging zero to. So, halimbawa, yun yung goal mo sa design. Maging zero yung stress dito sa taas. And then, sa bottom naman, anong nangyari dito? So, negative P over A, tas minus naman. E di, P, E, C over I pa rin. Pero, halimbawa, di ba, ina-assume mo na equal lang yung stress ni na kinukos nito, tas nito. So, kaya nagiging siyang negative 2FC. So, ito yung compressive stress na ina-assume natin. So, bakit mas maganda yung design na ganito? Kasi, di ba, ito yung magiging initial stresses na mai-experience ng member natin. So, maganda kasi na dun sa top, zero yung stress mo. Since, di ba, kung initially, di ba, nung sa una kapag yung force mo is axial, nag-a-act dun sa centroid, ito lang yung ikukos niyang stress, wala ito. Pero nung nagkaroon na ng eccentricity, nagkaroon na din ito.
So, kung ito lang nung una ang na-experience nung top fiber mo, under compression na siya, pag inapplyan mo pa siya ng another load, madadagdagan pa itong top mo ng another compression. Lang another compression. So, kung yung initially under compression na nga siya, madadagdagan pa ng under compression due to applied loads, edi mas na double pa yung ano mo, stress sa top fiber. Compared, kung initially meron ka ng compression force nito, kas nabawasan nito, may plus kasi nagko-cause siyang maging under tension yung top mo initially. So, kung equal yun, edi ang initial stress mo dito is zero. So, ang pinaka-goal mo din kasi dito, yung bottom naman. Yung bottom, ang goal mo dito is initially, without yung sa applied loads pa, dapat initially under compression siya. Since, di ba, kapag may load na siya, ang i-cause naman ng load is positive, so tension. So, ang goal mo is ma-neutralize lang yun. Nito, matumbasan lang. So, ganun. E di, kung equal lang yung magiging compressive force due to pre-stressing force, tapos dun sa i-cause na load, ng load natin, so, magiging zero lang yung stress natin sa ilalim, tapos twice nung compressive stress naman sa taas. So, mas maganda yung ganitong design. So, ayan. Proceed tayo dun sa computation nga nung ano natin. Halimbawa, i-compute na natin dito yung actual values nung magiging stresses natin. So, dito, ito yung initial stress pa lang nung beam natin. So, due to pre-stressing force pa lang natin to. So, sabi ko nga dito kanina, di ba, kung yung pre-stressing force natin is nag-a-act at a certain distance from the centroid, so may eccentricity siya. So, ito nga yung magiging i-cause niyang stresses. So, meron tayong uniform compressive force. Tapos, dito naman, dun sa moment natin na P times E, so may flexural stress tayo dito na positive sa taas and then negative naman sa ilalim. Since, I hope na i-imagine nyo kasi, di ba, pag ito, andito yung centroid natin, eh dito mo in-apply yung force, eh di magka-camber siya pa ganito. So, how about naman kung dito mo in-apply yung P2. So, yung P2, ang i-cause niyang pag-camber ng beam is pa ganito. Which is, pa ganito din yung i-cause ng load natin. So, walang silbi to. Mas ma-i-stress pa niya yung beam. Hindi niya makaka-counteract yung pag-camber na i-cause ng applied load. So, talagang yung location ng pre-stressing natin is nandito sa ilalim. Mas maganda. Kasi yung yun nga yung flexural stress niya, yung bending niya is magiging ganito. So, positive sa taas and negative sa ilalim. So, kaya take note, di ba, pag applied loads, due to applied loads, negative dito sa taas, positive dito. So, kaya ito siya, ito yung nagka-counteract, ano? So, ayan, proceed tayo ulit dun. I-analyze natin yung computation. So, ito, na-discuss ko na, sabi ko nga, this is flexural formula lang na MC over I. So, yung M natin is equivalent to P times E. So, pag pinag-combine natin siya,
ito na yung formula natin. So, bakit nagka-R squared na dito? So, take note kasi, finactor out kasi niya, gusto niyang pag-combining yung dalawang term. So, finactor out niya is yung PI over AC. So, ito na yung first term. Ito. So, ang nagbago lang itong second term for this one. So, anong mapapansin nyo? Para magka-area, tas na nagkaroon ng radius of gyration. So, since, diba, sa radius of gyration natin is equivalent to square root of I over A. So, dito, kung pinalitan natin yung I, kung papalitan natin yung I in terms ng R, so, magiging R squared times A na ito. Ano? Kung I yung kukunin natin, in terms natin siya ng area, magiging I is equal to R squared times A. Kaya, ito na yun. Ito na yung simplified equation natin or derived formula. So, ito, pakitake note na to. So, this is yung computation pa lang para dun sa stresses na i-cause ni pre-stressing force. Ayan. So, meron din namang design na wherein yung pre-stressing force natin is nagvavary yung distance niya from the centroid. So, ano naman yung purpose nito? So, kasi dito, habang lumalayo tayo dun sa centroid, diba, mas lumalaki yung ikokos niyang moment. Ano? Since directly proportional yung moment natin sa eccentricity natin. So, the greater the eccentricity, the greater the moment. Ano? Na ma-i-induce niya. So, dito, since, kung mapapansin natin, diba, sa moment diagram. So, let's say, diba, shear diagram, moment diagram. So, dito, kung mapapansin nyo, diba, ang maximum moment natin is nasa gitna. So, papunta ka sa side, sa end support, papaliit na din yung moment. So, mas maganda din na parang ang initial stress mo is naka-proportion lang din doon. Since tinutumbasan mo lang naman yung magiging ika-counteract mo lang yung stress na iko-cause ni applied loads. So, okay din yung ganitong design. So, ayan. Parang parabolic lang yung ano niya. Yung shape. So, ano, edi kung ganun yung magiging design natin, so, ganito yung magiging analysis natin sa design. So, meron tayo, magkakaroon tayo ng stress limits. So, ano ba yung dapat i-consider nating limits? So, meron tayo ditong dalawang condition, yung unloaded, sunod unloaded, loaded na. So, dito sa unloaded stage, yung initial ano niya, condition, tapos ito naman yung final na at service load. So, dun sa initial condition natin, since, diba, ito yung ina-achieve natin na initial condition. Gusto natin at yung initial stress nung beam natin is under tension itong sa taas or as much as possible zero, diba? Tapos dito, yung ilalim natin is under compression. Yun yung goal natin. So, base sa NSCP, may sinet si NSCP na stress limits regarding this. And then, dun naman sa final stage niya, kapag loaded na siya, so, meron na dong pre-stressing force, tapos yung mga applied loads nga. So, di ba ang magiging final stresses niya is normally naman sa taas is under compression, tapos sa ilalim is under tension. So,
ito, ipakita ko lang pala yung magiging computation natin. So, sabi ko nga dito, meron tayong initial condition, yung unloaded. So, sabi dito, ang description dito, concrete flexural stresses at the midspan section of the beam at the time of transfer. Ano yung tinutukoy ditong time of transfer? Kapag in-applyan na natin siya nung pre-stressing force. So, dito, ang mangyayari sa computation, yung initial stage niya, ang stresses pa lang niya is this, yung pre-stressing force, ano, ito ay may eccentricity. So, saan manggagaling naman to? So, dito, itong MO na to, ito naman yung moment na kinukos ni self-weight. Kasi, di ba, sa initial condition, hindi naman weightless yung member itself. Ano? So, meron na siyang ikikarrying self-weight. So, ayan. Ibig sabihin, ito yung sa computation. Kapag, tandaan, magkaiba yung compute formula kapag ang kinukompute mong stress ay dun sa top fiber compare sa bottom fiber. So, yan. Ito yung tig-isa siyang formula. So, dito, sabi ko nga, dun sa applied load, negative yung under compression yung taas, tas positive yung sa ilalim niya na ikukos niyang stress. So, finally, ito yung computation natin. So, ito yung gagamitin nating pag-compute ng flexural stresses at the time of transfer. So, take note, PI to. Pagdating dun sa, so, yung PI dito is the initial pre-stressing force. Kasi pagdating dun sa final condition niya, nagkakaroon daw ng losses. So, dun sa applied pre-stressing force mo, may loss na tinatawag dun. So, meron tayong tinatawag na PE. So, the effective pre-stressing force. Kapag kasi may andun na, nilagay na yung full service load niya, ayun, mag-iiba na yung ano niya, yung nagkakaroon na ng losses. So, dito, di ba, ito yung formula natin nung una. So, pinalitan, take note, pinalitan dito si PI, naging PE na. And then, ano na, andito na si full service load, na dead load and live load. So, yung superimposed load na. So, same lang siya, negative sa taas, positive din dito. So, therefore, yung final equation natin, ito na. So, pwedeng pagsamasamahin mo na yung moment due to self-weight, dead load, and live load. Tapos, ito naman yung sa pre-stressing force. So, ayan yung final equation natin na gagamitin. So, isa-isahin natin yung permissible concrete stresses. So, ito yung, at sabi dito, at transfer of pre-stress, ibig sabihin, before pa magkaroon ng pre-stress losses. So, dito, hindi pa siya nagkikerry nung, wala pa dito yung applied service load. So, sa initial to. So, ibig sabihin, ang gagamitin mo dito is yung PI. So, anong tinutukoy niya dito? Ito ay yung sa extreme concrete fiber stress in compression. So, yung nasa compression. Ito. So, yung value daw nung stress natin under compression, dapat hindi siya mag-exceed sa value nito. So, let's say, anong sabi dito, yung location, kapag end of simply supported members or dun sa support, 0.7 F prime CI. All other location is 0.6 F prime CI. So, ito yung gagamitin natin since kung ang ini-examine natin is yung mid-span. Wherein, andun kasi yung maximum moment. So, dito, pangalawa, extreme concrete fiber in tension naman. So, yung nasa tension naman,
0.25 square root of F prime C ay yung gagamitin natin. So, dito naman, kapag yung i-identify na natin yung pre-stressed flexural member natin kung siya ba ay class U, T, or C. So, kinaklasify siya based daw dun sa extreme fiber stress in tension. Ayan. So, ibig sabihin dito, pre-compressed tensile zone calculated at service loads assuming an uncracked section. So, ito na yung makompute tayo nung stresses wherein effective pre-stressing force na yung gagamitin natin. Tapos, andun na si dead load, live load. Ayan. So, ang i-compare natin is si value ni fiber stress intention. So, yung FTS. So, i-compare natin dito. Kung yung value ng FT natin, FT, is less than or equal to 0.62 of square root of F prime C, makaklasify natin siya as U. Kung dito naman siya pasok, that is class T. And class C if FT is greater than square root of F prime C. So, okay na tayo dun sa tension. So, meron din tayong sa compression. So, sa compression naman, at service load, so, meron na tayong pre-stress losses din ulit dito. So, yung compression stress natin, i-compare naman natin siya kay 0.6 F prime CI. So, pre-stress plus the total load. So, apply natin dito sa sample problem. Pre-tensioned I-beam with constant eccentricity. So, ito yung pre-tensioned I-beam natin. So, ina-assume na natin to as 1 dito. So, area ng pre-stressing tendons. So, that is located at a distance of 200 mm from the neutral axis or the centroid ng section natin. So, yung centroid ng section natin is dito sa gitna since symmetrical naman siya. Ayan, a simply supported symmetrical I-beam shown in cross-section in the figure will be used on a 12-meter simple span. So, ito yung length ng span natin. It has the following section properties. So, ito na yung gagamitin natin mamaya. So, meron tayong moment of inertia, gross section ng concrete, radius of gyration, section modulus, and yung self-weight niya na 2.68 kilonewton per meter. And then, ito naman yung mga superimposed dead load and live load. So, dito, combine na, meron tayong value na 10.97. So, dito, ito na nga yung eccentricity. So, sabi dito, the pre-stress force PI is 705 kilonewton. Pero, after time-dependent losses, so, kapag tumagal na, may nagkakaroon na ng losses, so, yung magiging effective pre-stressing force natin is na-reduce na lang to 598 kilonewton. And sabi dito, specified compressive strength of the concrete is 34.56. And at the same time, pre-stressing strength will be F prime CI is equal to 25.92 megapascal. So, take note, magkaiba si CI kay C. So, calculate the concrete flexural stresses at the mid-span section of the beam at the time of transfer and after losses with full service load in place. So, may dalawa tayong i-compute na condition. So, flexural stresses natin at time of transfer and after ng losses. So, unahin natin yung at time of transfer. Ibig sabihin, ang gagamitin natin ditong P is yung initial value ni pre-stressing force. So, i-denote natin as F1 yung top fiber natin. So, take note, F1 is yung top fiber, F2 is the bottom fiber.
Bottom fiber, ito yun, ito yun. So, since kasi dito, ina-assume nating uncrack. So, uncrack pa yung section natin. Yung PI, adi ito na yung pinapagamit sa ating formula, ano? So, isa-isahin lang natin, PI, di given na 705,000. So, dito, please take note dun sa unit analysis. So, Newton ito, tapos mm squared to. Kaya, dapat in megapascal yung result natin. So, ayan, substitute lang tayo ng values. Tapos, yung value ng E is 200, yung C2. So, paano ba kinocompute yung C1 and C2? So, please take note pala, nagkamali lang to. Typographical lang. So, kapag F1, i-denote na lang din natin as C1. So, dito, ang C1 natin is C305. So, yung distance nung top fiber natin, papunta dun sa centroid nung section. And then, C2 natin is from the centroid, papunta naman sa bottom fiber. Ayan. So, C1, so, wala naman problema dito since C1 is equal to C2. Ayan. So, we have R squared. So, yung radius of gyration na 210. Minus. So, ito na. Yung moment nung sa self-weight pa lang niya. Take note, sa self-weight pa lang to, hindi pa included si dead load plus live load. Ayan. So, kukunin natin yung maximum moment. So, sa mid-span yun, that is equivalent to WL squared over 8. So, ito na yun. So, nag-times 10 raised to 6 ako para maging Newton mm siya. And then, yan. C is 305 over I. So, yung top fiber natin initially is nakaka-experience ng compression. So, under compression siya with a value of negative 0.566 megapascal. So, pagdating naman dun sa F, pwede na natin i-check dun sa permissible stresses natin. So, we have 0.6 F prime CI. So, 15.5. So, less than naman siya. Kaya, okay, pasok naman dun. So, pagdating dun sa bottom fiber natin, F2, we have this formula. So, mapapansin nyo, pag kinumpare nyo yung dalawang formula, kay F2, nagiging positive lang to pareho. Ayan. Pero the rest, same na yung values niya. Sa sign lang nagkaiba. So, ayan. E di, dun sa bottom fiber natin, nakaka-experience siya ng negative 11.85 megapascal. So, under compression din siya. So, yung permissible stresses din natin is 0.6 F prime CI. So, okay siya pareho. So, pagdating naman dun sa stage ng after all losses with full service load. So, same formula pero pinalitan natin yung PI ng PE. And then, yung moment naging ano na, combined na nung tatlo. So, ito, si 2.68 plus live load and dead load. So, that is 2.68 plus 10.97. So, same pa rin. So, take note dito, naging, ito, inuna natin si F2 since kailangan natin maklasify kung saan siyang class papasok. So, dun sa bottom fiber natin, naka-experience siya ng tension. Now, 2.47 and then ang limiting value niya dun sa para sa class U dapat kapag less than this value. So less than naman siya, therefore classified siya as class U. So pagdating dun sa F1 natin, yung sa top fiber, pag kinumpute natin siya, that is negative 13 megapascal. So that is less than din ng 15.55. So, okay siya. So, bakit natin kinlasify muna yung class,
yung member natin as class URT. Kasi kapag pumasok siya dito sa class UNT, so saka lang magiging applicable sa kanya yung stress limits na to. So kung sa class C siya, ibang provision naman. So kasi nag-iiba-iba yung computation. So may special case si class C. So sabi dito, kapag si class C na, stresses at service loads shall be calculated using the cracked transformed section na. So dito kapag class UNT tayo, uncracked section pa yung kinoconsider natin. So iba na kapag class C members. So yun lang yung magiging ano natin for prestressed concrete. So ang magiging analysis lang muna natin is i-check natin yung flexural stresses niya before nung losses and after losses. So i-check lang natin yung values niya compared dun sa permissible stresses. So yun lang. Thank you.